Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang binitawan pong mga salita ni Maine Mendoza kanina sa Itbulaga ng live na live. Kung saan ito po ang kanyang mga sinabi. Pakinggan po ninyo mabuti ha. Ang sabi po niya ng live kanina, grabe ganito na pala dito. Sana hindi po muna ako pumasok. Diba? Yan po ang mga salitang binanggit ni Maine Mendoza kanina. Oo, mga pabiro ito dahil alam niyo na, diba? Alam niyo naman kung paano bumanat si Maine Mendoza. Pero napakalaman ito at talagang ininda ito ng mga netizens na nakapanood ng Itbulaga kanina. At syempre, pag-uusapan din po natin ang mga ganap na yan ngayong araw na ito ng Wednesday dyan sa Itbulaga. Habang si Alden naman po ay inaasar ngayon dahil sa nakapagpa-picture nga po ito si Alden Richards kay Ali no, na taga Itbulaga. At sinasabi nga po nila, no, ang laking gulat ng mga netizens ng present po si Maine Mendoza ngayon. May Alden Richards na nakita sa APT, may Alden Richards na nakita nakasama si Ali no kanina, pero wala po siya sa noontime show ng Itbulaga na pinalalabas po ngayon. Ano? Kaya naman, ang asar ngayon ng mga netizens at mga taga-suporta ni Maine at saka ni Alden ay the who, no? The who itong pagkagwapo-gwapong lalaki na naghatid na naman sa Itbulaga ng napakagandang dilag. Unahan na po natin sila. Sige na, oo na, nagkataon na lang ulit. Total, lagi naman ganyan ang inyong mga sinasabi, di ba? Lahat yan ay ating pag-uusapan ngayong araw pong ito. Sabi naman po sa inyo, basta may kinalaman kina Maine at kay Alden, eh talagang pag-uusapan natin yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden ang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nakaroon pa hinihintay mo, mag-subscribe ka na. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento nitong si Miss Doris Datupan. Ang sabi niya po rito, tama ka dyan Mr. Pinas, kahit di nila pagbigyan si Alden, mas bet ko pa rin yung private anniversary celebration nila ng wife niya. Ilang years na ba nilang binabaliwala ang July 16? Nakasanayan na rin natin yan na wala pa rin epekto yan sa atin ano, dahil doon na naman talaga tayo nakafocus sa pribadong buhay ano, ng mag-asawa. Kaya tuloy lang ang laban natin at di nagpapatinag sa mga gahamang managements na yan, ano? Still 2 more days to July 16, ABN unite for another history. Muli nating iparamdam sa mga kontrabida ang pagmamahal at suportang 100% sa Folkerson couple. Hashtag AldabADN State Strong, Road to Forever, thanks and God bless, have a good day Mr. Pinas. Naku, sinabi nyo pa po, sanay na po tayo Miss Doris Latupan na binabaliwala nila ang napaka-importanteng araw kina Maine at kay Alden, yung July 16 na yan. Talagang sanay na po tayo dyan, kaya kahit wala po sila, kahit ipagbawal nila, kahit pagbawalan pa nila si Maine at saka si Alden, nabatiin ang mga Aldab fans, naku po, wala na pong epekto yan. Mas gusto pa rin natin at mas alam pa rin natin ang mga nangyayari behind the camera dito po sa buong nasyon, ano, sa mga events natin at dito po kina Maine at kay Alden. Maraming salamat po and God bless. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Karen Grace de Leon. Sabi niya rito, hindi masamang humanga sa isang artista. Ang masama yung sobra, like yung ginagawa ng mga toxic one-sided fans na yan sa dalawa. Oo, isa tayo sa naging way ng tagumpay nila pero hindi ibig sabihin nun eh, may karapatan na tayong diktahan sila. Dahil wala namang kontrata na pinirmahan sa inyo, di ba? Hindi kayo pinilit kasi kayo ang may choice niyan. At ang isang fandom, sumusuporta at humahanga ng walang hinihintay na kapalit. Katulad naming mga true-blooded Aldab Nation. Na kahit anuman ang maging ganap sa Aldab, mapa-on-cam man or off-cam, mabigyan man o hindi ng schedule si Alden sa July 16, eh okay lang. Basta, ang importante, ma-celebrate nila ng kanyang wifey ang kanilang anniversary na walang camera.
hindi man namin makita ang kanilang celebration, at least walang mga asungot na epal. Dahil lagi naming iniisip ang kapakanan nilang dalawa. Dahil ganyan namin sila kamahal. At yan ang wala sa inyo. I agree with you, Miss Karen Grace De Leon. Hindi po nila alam yung tunay na pagmamahal sa dalawang iniidolo nila. Lalong-lalo na sila Mina tsaka kay Alden. Kasi marami naman pong ganun talagang tao. Yung talagang susuporta lang kina Mina at kay Alden. Dahil may iniintay po silang kapalit. Diba? Kaya nga kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta kina Main at kay Alden, ano, na talagang walang ibang hinihintay na kapalit. Yan yung lagi nating intro, di ba? Thank you so much. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Alde Formalejo. Sabi niyo po rito, dapat lang mapagbigyan ng Aldab. Kung hindi, erase it Bulaga in the program. I-priority nila si Alden at Main kasi sila ang bumuhay at binigyan ng milyong-milyong mga ang management and management sa GMA Network. Sige, gawin nyo ang nararapat nyong gawin at kami ang bahalang mawala, no? Bahalang mawala ang Itbulaga sa ere. Si Maha at Miles, panatiliin nyo dahil kaya nyo na ang talent fee nila, pero ang Aldab din nyo na kaya, diba? Kasi wala na kayong pera. Hala, tili na kayo hanggang gusto ninyo, Maha at saka Miles. Kunin nyo na ang mikropono hanggang gusto nyo. Mga walang hiya sa pawan, ano? Bagsak na ang rating. At, wag na. Talagang laos pang kinuha, no? Anong sabi ni JDL Miles? I'm not proud of you. Parang teabag at teabag. Hindi masagot. What a shame on them. Thank you so much po sa pang-re-real talk, Miss Salve Formalejo, no? At alam naman po natin yan na malaki na ang nalulugi sa Itbulaga dahil kung bibilangin po natin araw-araw ang mga pumapasok na ads sa kanila ay hindi na po ito katulad nung dati pa. Yung mga bigatin nga po dati na endorsements, ano, nung nandyan pa po si Main at saka si Alden, yung binababad po talaga silang dalawa na talagang hindi mo mabibilang, di ba? At maraming salamat po sa inyong komento. So pag-usapan na po muna natin itong sinasabi po nilang picture ni Alden Richards. Nag-post po kasi si Ali, no? Si Ali Francisco na taga APT ng picture nilang dalawa ni Alden Richards. Ang post po niya, ang caption niya po doon ay ano yun? Ang napakabait kong friend na nats na kayaka po siya kay Alden at nagpa-picture. At nakalagay nga po dyan sa kanyang t-shirt, ano, never not inspired. Yan po yon. May mga nagsasabi, no, na ito ay parte ng APT. May mga nagsasabi rin naman na hindi ito sa APT, pero kanina ay nakitang muli ni Ali Francisco si Alden Richards na mayroong dala-dalang napakagandang dilag na hinatid sa APT. Oo, nakita. Bagamat nakita si Alden Richards sa APT, nakita si Alden Richards kasama ang ibang mga taga-Itbulaga, pero hindi po siya kasama sa show nila na Itbulaga, no? Hindi po siya kasama sa noontime show nila. Yan po yung katotohanan doon. Tapos, kanina, ang daming nagulat. Dahil akala nila si Alden yun nandun eh. Inaabangan na nila eh. Kasi may picture ni Alden Richards kay Ali Francisco eh. At nang lumabas nga, no, sa screen, hindi po si Alden Richards, kundi si Main Mendoza, no? Si Main nga po ang present ngayong araw na ito sa Itbulaga ng live na live. Ngunit, subalit at datapuan. Akala natin tayo ay magiging masaya na. Dahil, syempre, present si Main Mendoza. No? May mapapanood ang iba kahit wala si Alden Richards. Pero yung iba naman, talagang pinatay na ang TV. Bakit kanyo? Dahil sa kanilang obserbasyon na si Main Mendoza ay ginagawa na lamang pong panghatak ng ratings. Diba? Kahapon, absent si Main. Paano yung ratings nila? Diba? Yung sa YouTube nga lang, 2,500 live viewers nila. Ngayon, 6,400 live viewers nila, di ba? Dahil present si Main Mendoza, unannounced pa, di ba? Kaya medyo tumaas. Pero ang pinakamasakla pa po dito, hindi po gaanong pinagsasalita si Main Mendoza. Kaya nga, ang naging highlight po kanina ay ang biro ni Main Mendoza. Nagbibiroan po kasi sila, no? At napabiro na rin si Main Mendoza ng ito po yung kanyang mga sinabi. Ang sabi niya po, ganito na pala dito, sana di muna ako pumasok. Yan po yung sinabi na galing mismo sa mga bibig at labi ni Main Mendoza kanina. Oo, nagbibiruan lang sila. Matapos sabihin ni Main Mendoza yung mga salitang yon, niyakap po siya sa likod nitong si Miles Ocampo.
maraming ano, maraming nakagets no sa mga sinabi ni Maine Mendoza na yon na pang-real talk no sa management ng Itbulaga na sana hindi na lang muna siya pumasok kung ganito na lang pala ang sistema sa Itbulaga. Pero sa, syempre, sasabihin ng mga toxic Mainers dyan, biru-biruan lang naman yon, biru-biruan lang naman yon. Well, kung kilala nyo talaga si Maine Mendoza, alam nyo yung biru niya na biru lang talaga. At alam nyo yung biru ni Maine Mendoza na may ibang ibig sabihin. Excuse me, pinalaki po ni JBL yan, ni Henyo Master dyan sa Itbulaga, diba? Ng TVJ, kasama ang iba pang mga Dabar Cads na kapag nagbiro, eh talagang minsan, biro talaga. At yung biro na mayroong ibang kahulugan. Use your coconut, no? Huwag yung poknut. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.